Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Sa muli, ito po naman si Taong Gala. At sa ating vlog na ito, pag-usapan natin itong si Miss LG Satterfield. Kapag sinearch mo sa social media ang pangalang LG Satterfield, marami kang makikitang mga iba't ibang klaseng kwento. Isa na rito ang kanilang masayang tambalan ni Buitapang, 2 buwan na ang nakalipas. Sa tambalang ito ay mas lalong umugong at nakilala ang pangalang LG Satterfield. Lalong umugong ang kanyang pangalan na nagbigay ng iba't ibang klase ng komento. Maging ang mga sikat na mga social media personalities, isa na rito si Makagago. Subalit magpahanggang sa kasalukuyan, isang katanungan pa rin ang namumutawi sa isipan ng karamihan. Sino nga ba si Miss LG Satterfield? Ano nga ba ang klase ng pamilya na kanyang pinanggalingan? At ano nga ba ang tunay na trabaho nito bago pa man makilala dito sa social media? Yung sa empleyado mo din, tapos sa maintenance, ganyan. So sobrang dami guys, kaya if you are an entrepreneur, you would like to have more sources of income kasi nga you have more responsibilities. Si LG Satterfield ay isa palang negosyante at CEO ng isa niyang kumpanya at nakabase sa Cebu City. Pero yung totoo kasi guys, sobrang kalog ko na tao and sobrang joker ko. Alam niya ng lahat ng mga barkada, ganyan. Kaya ginagawa ko siyang joke yung lahat ng mga bashing, ganyan. Kaya nami-misinterpret ako na nagyabang daw ako or ganito, ganyan. Pero ang totoo guys, talagang joke lang. Sa kabila ng ganyang estado sa buhay, nananatili siyang humble sa pagiging kalog, palakaibigan, at siyempre, kumbaga, uban sa kuyog. Kung ano yung gusto, yan, pwede. Yung lahat, hindi din madali yung bashing kasi makaka-affect talaga yan sa mental health ng isang tao. So, ang masasabi ko lang talaga guys, meron talagang ibang tao na ida-down ka, na pag umangat ka, nakuha mo yung goal mo. So, marami yung tumataas yung kilay, ganyan. Tapos marami yung hindi nakakaintindi na sisiraan ka pa, gagawan ka pa ng mga kwento. So, yung advice ko lang din, bago kayo maniwala, mag-research din kayo. Kasi kung maniwala tayo kaagad, eh, di ba, it's unfair naman. Isa sa mga gandang punto at attitude ni Miss LG Satterfield ay kung paano niya i-handle ang lahat ng mga pambaba sa kanya. Ika nga, easing-easy lang sa kanya. Hindi niya pinapatulan ang mga ito sapagkat alam niya na ito ay kaparte na sa pinasok niyang karera dito sa social media. Ito ay isang magandang katangian ng pagiging vlogger. Dito, mas lalo nating hahangaan siya kung paano siya magiging positibo at kung paano niya ina-address ang isang problema. Naman, nasa amin lang din sa probinsya. Ako po ay graduate ng nursing sa College of Nursing sa University of Cebu, Banilad. Pero hindi ko po ginamit yung course ko kasi ayoko po talagang maging nurse. Bagamat nakapagtapos siya ng nursing sa kolehiyo, ay hindi niya ginamit ang kanyang profesyon. Bagkos, ginamit niya ang kanyang talento sa pagkakahilig sa pagkanta. Nakasama niya ang ilang mga banda na puro mga kababaihan na siyang kumakanta sa iba't ibang okasyon sa kanilang lugar. Lumabas na rin siya sa ilang mga palabas sa telebisyon at ginamit niya ang kanyang talento sa pag-arte
at nakasama niya ang ilang mga batikang aktor. Sa lahat ng pinagdaanan niya dito sa social media sa larangan ng pagbablog, sa lahat ng mga bashers na talagang pumupukol sa kanya, sa lahat ng mga negatibong bagay na itinatapon sa kanya, ito ang kanyang sinabi. When you are wrong, you say sorry and patuloy lang yung pagiging positive sa vlogs mo. Huwag kang magpa-apekto. Normal yan na may bashing ganyan. So, yun sila isa sobrano nga, di ba? Sobrang ganda, sobrang bait, pero nababash din. Ang importante, mag-move on tayo, move forward. So, more nice vlogs na isi-share. At isi-share nyo natin yung mga glimpse sa mga event. May kasabihan tayo, sa kabila ng unos, sisikat din ang gintong araw. Kaya sa vlog nito, ipinakita ni Miss LG ang other side of the coins niya. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang mga natanggap, mga negatibong isyu na pinukol sa kanya, ang iilan ay talagang masasabi nating sagad na hanggang sa buto. Pero isang masayahing LG Satterfield pa rin ang humarap sa atin at positibong ipinahayag pa rin ang kanyang mga point of view. Naway, sa paglipas ng panahon, maghilom din ang sugat at makita natin tuloy-tuloy ang pag-usan, tuloy-tuloy ang paglalakbay ng pareho nating iniidolo sa larangan ng social media dahil pare-pareho naman sila nagpasaya sa atin. Ito, yung simpleng pag-giveaway ko ngayon, so ipapamigay ko sa aking mga legit na supporters sa mag-comment kayo dito kung bakit kayo karapat-dapat na makakuha ng Hero 1K. So, may bibigyan akong 5 tao sa comment section, mag-comment kayo kung bakit kailangan nyo ng 1K. So, alam ko maliit na bagay, pero yung iba, masaya na rin pang gamot, tapos pangbili ng ulam, pangbili ng bigas, mga ganito. Bago matapos ang vlog nito, ay nangako si Miss LG Satterfield na kapag nakuha niya ang kanyang sahod, ay magbibigay siya sa kanyang mga organic na supporters bilang pasasalamat sa lahat ng mga taong hindi bumitaw sa kanya. Ikaw kaibigan, bilang kaparte ng vlog nito, anong masasabi mo? At anong komento mo patungkol sa video nito? Comment down below lang mga kapatid, mahalaga ka sa video nito. Sa muli po mga kaibigan, tayo po yung buong pusong nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa atin. Siyempre, big love shoutout to Miss LG Satterfield, kay Idol Boy Tapang, at sa ganun pa rin po mga kaibigan, sa atin pong mga kasama at mga team na sumusuporta sa atin. Team Ayuda Revive, ang atin pong Team Bernie Ball, ang atin pong Team Pima, Team Budol, ang atin pong Team Unity, ang ating Let's Talk 101 ni Sir Julius, at syempre, ang ating OFW talk show ni Kapatid Ran. Sa lahat po mga kaibigan, miga-miga love shoutout sa ating kasama sa team. Kulit, ang ating mga bingodero at bingodera, kay Sisdet, kay Tantan, kay Lisban, Sis Nida, kay Judith, at syempre kay Bunso, at sa lahat ng ating mga suking bingodero, bingodera. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Maraming salamat.